Hello, this is Architect Richard Noel of Architects Design Solution. Kung gusto ninyong matuto gamit yung ganitong klaseng settings or output ng rendering presentation ninyo using Lumion, please watch this video. Magandang umaga sa inyong lahat. Ako nga pala si Architect Richard Noel of Architects Design Solution. So, sa umagang ito, pag-uusapan naman natin ngayon kung paano mag-render gamit yung tinatawag na analog. Ano yung difference between with or without analog sa presentation ninyo? But before anything else, I would like to greet or shout out my colleagues, Has Pisak of Aljoabe, Architect Fondano, Architect Richie Carion, Raymond Lusada, Romel Rico, and Rasid Mamingin. Okay, umpisa na po tayo. So, dito, mga ka-arki, ito yung model natin. So, sa umagang ito, ipapakita ko sa inyo kung ano yung mga materials na ginamit ko dito sa, tawag nito, sa model natin. Sa wall niya, ang ginamit ko is yung tinatawag na under material library. Ginamit ko yung concrete 001-1024. So, ang ginawa ko dito, ito yung mga settings niya. Sa gloss, 0.61, reflectivity, 0.08, relief, 1.17, matte scale, 1.0. Pero, ang ginawa ko dito, under weathering, sinelect ko yung tinatawag na silver. And then yung weathering ano niya, adjustment niya, nilagay ko sa 0.2. Okay, para medyo mayroon siyang pagka-rustic or yung hindi talaga siya bagong wall or tinatawag na medyo may konting pagkaluma. Yun yung purpose nitong weathering, okay? And then dito sa railings niya, mga ka-arki, ang ginamit ko is indoor. And then, select metal, aluminum. Okay? Under aluminum, yung glossy niya is 1.91, pero nireduce ko yung reflectivity niya into 0.8. Then, next. By the way, dito nga pala sa railings natin, sa weathering din, naglagay din ako ng sinelect ko yung silver and then in-adjust ko into 0.62. Okay. Next, may mga vegetation tayo mga ka-architects. No need for you to apply such materials on your ground since na yung ano natin, yung presentation natin is medyo naka-upward yung camera. So, dadagdag yan siya ng bigat sa Lumion file ninyo kung lalapatan nyo pa yan ang tinatawag na materials. But, dito naman in my case, ang ginamit ko mga background trees or yung vegetation natin is yung fine detail nature. Kasi gusto kong ito, gusto ko yung mga ganitong klaseng trees. Kasi nga, pag nagre-reflect siya dito sa glass mo, makikita mo talaga yung quality or yung fine details ng reflection sa glass mo. And then, although, kakain ito ng files or bigat sa computer nyo. Make sure na yung computer nyo pala is okay or medyo high-end siya kasi sa Lumion, gagamit siya during the process of your doing the Lumion, video card ang gumagana niyan together with the memory. So, isa na tayo mga ka-architects ha. Siya nga pala, sa tutorial na ito, baka magtaka kayo, mayroon ako mga nilista ng mga settings ko dito sa tutorial at nang sa ganon, hindi ako mahihirapan yung mga adjustments, mga ganito-ganyan. So, sinulat ko na lahat base doon sa settings na ginawa ko. Okay? A-apply tayo or gagamit tayo dito na effects na tinatawag na realistic. Yan. So, ito yung mga preset settings or effects under the realistic. So, magdadagdag tayo or mag-add tayo ng mga effects
to make our rendering presentations more quality or high quality. Kasi pag wala itong mga ganitong mga effects or add-on effects natin, mahihirapan tayong ilabas yung quality output ng isang presentation. So, number one, ang i-add natin is yung sun. Next, is yung under camera, lens flare. Next, under camera pa rin, depth of field. Next, under advanced, print poster enhancer. Next, gagamit tayo ng tinatawag na fog. Next, is yung last but not the least, gagamit tayo ng tinatawag na analog. Ito. Okay. Una, ang i-adjust natin is yung tinatawag na analog. Okay. Under analog, dito sa style, i-adjust natin yan siya in 2.26. Under amount, gagamit tayo ng 0.55. Okay. Next, fog. Dito sa fog, yung sa fog density natin, ang gagamitin natin is 1.31. Fall off, as is natin yan. Brightness, 0.6 as is natin yan. Pero dito sa color brightness, ang iaano natin is 60.57. Tapos na tayo sa fog. Next is yung tinatawag na depth of field. Wala tayong gagawin dyan, wala tayong i-extend dyan. But here in under edit, mayroon nakalagay na pencil. Select natin yan. I-pick natin yung edge ng model natin. Okay. Yan. Pagkatapos natin sa depth of field, yung sharp area size niya is gawin nating 2.64. Para lahat ng edges ng building natin, magkakaroon siya ng tinatawag na sharpness. Para lalabas yung magiging yung parang bang yung mag-withstand yung model nyo versus doon sa background niyo. Okay? So, next, depth of field, punta tayo sa lens flare. Under lens flare, ang i-adjust lang natin is yung tinatawag na master brightness into 0.4. Next, yung sun. Yung sun natin, ang gusto ko kasi mangyari, as much as possible, medyo nasa harap or sa gilid yung sun. At nang sa ganun, magre-reflect yung mga nilagay mong mga trees papunta doon sa model ninyo. Yan ang kadalasang ginagawa ko. So, under the sun, yung sun height niya is i-adjust natin into 42.93. Ngayon, yung sun heading niya is gagamitin natin yung tinatawag na 150.74. Yung sun brightness niya is 0.1. And then, punta tayo dito sa real sky effects. Real sky effects natin, as much as possible, yung parang sun din niya, hanggat maaari, malapit doon sa sun na ginawa natin or inedit natin. At nang sa ganun, medyo realistic yung brightness mo from your original sun effects at doon or versus doon sa tinatawag mong real sky effects. Okay, so dito sa real skies, yung heading natin, ang gagamitin natin is 56.61. Yung brightness natin, as is natin yan, 1.0. Overall brightness is 1.0. Next, in this tutorial, gagamitan din natin or a-applyan din natin na tinatawag na sharpen. At nang sa ganon, magkaroon ng konting crisp
yung ano natin, yung object natin or yung model natin. Kasi in my previous tutorial, hindi ako gumamit ng sharpen. But in this tutorial, a-applyan or lalapatan natin yung tinatawag na sharpen. So, gagamit ako ng 1. Sharpen. And then, under exposure, 0.5. As is lang yan. Color correction. Dito sa color correction, usually ang ina-adjust ko is yung temperature, brightness, and contrast. The rest, hindi ko na ginagalaw. So, color correction, 0.35. Next, brightness, 0.75. Contrast, 0.6. Shadow, tatayo sa shadow. Brightness niya is 0.2. Yun na yan. Reflection. Dito sa reflection, wala nang problema. Pick mo lang ito. Yung parang pencil niya. Pencil. Then, lalapatan mo lang ng reflection. So, try nating i-render mga ka-architects ha. Let's stop. 1. Oh, ayan. Ito na yung finished product natin, oh, 'di ba? Ang ganda. So, like I said, mga ka-architects or mga aspiring architects, please wag ninyong i-enhance yung presentation ninyo sa Photoshop. Kaya naman gawin yan ng Lumion as long as marunong kayong umadjust or marunong kayong mag-adjust doon sa mga settings na sinasabi ko. And then, one thing, i-avoid ninyo yung style ninyo na kung ano yung settings ninyo dito sa Lumion na ginawa ninyo ngayon, gagamitin ninyo doon sa another project ninyo. Huwag ninyong gagawin yan. Kasi pag gagawin nyo yan, the moment na mag-iba yung quality or output settings niya doon sa susunod ninyong presentation, hindi ninyo kayang i-adjust lahat yung mga effects or mga settings kasi nga, nasanay kayo doon sa tinatawag na preset settings base doon sa mga previous na ginawa ninyo. Ako, hindi ako gumagawa ng ganun na may preset. Kasi, let's say for example, pupunta kayo sa isang company, nag-a-apply kayo or mag-a-apply kayo and then in-examine kayo kung gaano kayo kagaling mag-render. And then kung nasanay kayo doon sa tinatawag na preset and at the same time kung hindi ninyo dala yun, tumbling kayo niyan. So, like I said, every render model, for me ha, ewan ko sa iba, should have at least their own type of rendering settings. Kasi plus factor ninyo yan kasi mas the more kayong masanay or the more kayong matututo gamit yung individual settings compared to preset settings na ginamit ninyo sa iba. Okay? So hanggang sa muli mga ka-architects, thank you very much for watching my tutorial. I hope marami kayong napulutan sa araw na ito. Maraming salamat. God bless.